kanilang dinala si Jesus sa lugar noong kung tawagi Golgotha, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di maligtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 PM. Nang magi-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eli, Eli, lama sabachthani," nang ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magandang araw mga kapatid. Linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Tinatawag natin itong Semana Santa. Ito ang unang araw ng Semana Santa. Ito din ang araw ng palaspas. Marami sa atin ngayon may daladalang palaspas. Itong lahat ay paalaala sa atin kay Jesus na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Ang pangyayari ay ganito. Matagumpay na pumasok si Jesus sa Jerusalem. Maraming tao ang naghihintay sa daan, sumisigaw, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel." Habang kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa hapunan, binanggit niya na ipinagkaluno ang anak ng tao. Ito ang misteryo ng Paskal, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ang misteryo Paskal ay pagkilala natin ito sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, nitong mga araw na banal, ating pinagnilay-nilayan ang paghahandog ni Jesus sa kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Itong mga araw na ito ay pagkakataon para sa atin na mapahalagahan natin ang biyaya ng kaligtasan dala ni Jesus na nagbuhis ng kanyang buhay. Huwag nawa mangyari sa atin tulad ng mga Hudyo na sumisigaw sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, "Hosana!" Ngunit sa huling banda, habang si Jesus ay nasa harap ni Pilato, sumisigaw, "Ipako siya sa krus." Huwag tayong magbago sa pagtingin kay Jesus na ating tagapagligtas. Sasamahan niya tayo sa buhay. Mga kapatid, ngayong Semana Santa, kilalanin muli natin si Jesus. Damahin natin muli si Jesus sa buhay natin. Samahan natin si Jesus sa kanyang buhay dito sa lupa. Ipamalita natin ang ginawa ni Jesus na nagdulot ng kaligtasan para sa lahat. Amen.